So, yun po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bali, andito po tayo sa bayan po ng Buena Vista, lalawigan po ng Quezon Province. Bali, ito pong property na aking napuntahan ay katabi po ng Barangay Road. O, ito pong tinututukan ko po ng camera, ito po yung pinaka Barangay Road po niya. Yan po. Yan po yung Barangay Road. Halos, ito lang pong katapat nito pong property na to ang Rap Road. Paglagpas po doon sa may kaliliman po na yun ay Cement Road ulit na po. So, balik-balik po tayo dito sa may gawin po na to. Linawin ko lang po, ito pong Cement Road po na to, pag ahon nyo po dyan, ay yan na po yung Katanawan Road o yung National Highway po na Pakatanawan. Bali, ito pong kaliwa ay yung Pakatanawan at ito naman pong pakanan ay ito naman po yung pabayan po ng Buena Vista. So, bali, yung property po ay magsisimula po dito. Yan, sa punong kahoy po na yan. O, itong may bato po na yan. At ito nga po pala ay tuhog ng daan ho o tuhog ng Barangay Road. So, ang daling salita po ay kabilaan. Kabilaan po ang frontage niya dito po sa may buko. Bali, may nahagip lang po dito na bahagya. Hindi pa naman po totally na buo po na hagip po ito. Ito'y bahagya lang ho. Na may 5 meters daw po na nakuha po dito sa gawing side po na to. Pero po, mas lamang po ang sukat po ng property ay dito po sa gawi. Yan, yan po yung mismong property. Yan. So, anin ko muna po yung frontage po natin. Bali, dyan po magsisimula yung starting line po nung muhon. O yung pinaka frontage ay papasok po dun yan. Paikot po siyang pag ganun. Dito lang po siya dumikit sa arsada. At ito po yung likod. So, sa likod ko, yan din po yung frontage niya. Kabali, kabilaan po yan ha. Tuhog po yan ang daan. So, matatapos po iyon ay doon po sa may cement road po na yun, doon sa may kaliliman po nung mangga. Bali, ayon po doon sa akin kasama, ay kasama daw po itong isang bahay ng kapatid niya. Yan. Bali, ito po ay merong 80% flat at 20% na upland. Yun po yung ayon doon po sa kapatid. Ayan, paglagpas po dito, bali ito lang po yung tapat na Rap Road po. At pag ahon nyo naman po dito ay Cement Road na po yan. Ayan o. Bali, sabihin ko lang din po, yung mga nakatanim po dito na puno po ng buko ay more or less na lang po tayo na 500 kapuno. At ito po ay huling harvest daw po nila na umani daw po sila na 1,500 na kapiraso o yung buo kung tawagin po dito sa atin o ay nyug 1,500 po ang huling harvest po nila ayon po dun sa ano, yun po yun daw ang pinamababa nila kasi di naman daw po pare-parehas mamunga yung tanim po nila ditong kapuno po ng buko. So, bali, ito pong lugar po na to ay ano na po ng kuryente. Abot na po siya ng kuryente. Kumbaga, ano, three-way na po ang kuryente po dito. Ayan. Sa ano, kayang-kaya na po lahat ng appliances po dito na sabay-sabay. Tulad po ng aircon, washing, plancha, electric pan. Ayan, mga ganyan po. Mga electric stove. Ayan, no. Bali, ito naman pong source of water. Ito. Ito po ay bukal. Running water po siya. Ayan o, mapapansin nyo po. Ayan. Running water po siya. At ang pinagkukunan po ng mga bahay po ng tubig doon o yung mga kabahayan po doon ay ito pong hose. Dito rin po yan sa bukal. Ayan. Dito po sila kumukuha. Ayan o. Bali, ito po ay ayon sa kanila, hindi daw po ito nakakatuyuan. Ayan po. Umulan man o uminit daw po ang panahon o maging summer ay yan po hindi natutuyuan. Kasi dyan po sila nang kumukuha ho ng panggamit ho ng tubig. So bali ito po yung property po niya. May mga ilan din po puno ng kahoy po dito tulad po ng puno ng kawayan, puno ng anilaw, mahogany. Ayan. Yun po yung mga nakaano dito.
Pero sa mga tanim po na prutas, meron po itong langka, guyabano. Ayan po. May ilan din pong puno po ng kalamansi po dito sa akin po nakikita. Bali kasi po yung pinagsasabing sumama po sa akin ay wala po dito at may lakad. At ako na po yung inano, nayaano dito. Kaya sa mga yung ibang details po na akin na itanong ay hindi na po niya naisagot. Bali yung pangkaraniwan na lang po na madas ko tinatanong kung ano po ang mga nakakalibot dito. Ano pwedeng pagkuhan ulit po nung pinagpuhunan tulad ng mga buko ay yung po aking kinukuha ko ilang kapiraso. Ito po ay hindi naman po ito tarik. Ito ay mild lang po siya na upland. Ano. Ito lang daw po ang bahagi na may upland. At ang mas lamang daw po dito ay yung flatland po nila. Sinabi po sa akin doon sa kanina nga po pala, ito po may 80% na flat at 20% po na upland. Yan din po, kasama din po yung bahay po na yan doon sa aking, sa papansin nyo po sa bungad ko pong video. Yan po, kasama din po yan sa frontage ko. Pagalaman po yan, dito po totally masarap po manirahan. Kasi yun ay salpok na salpok po nung hangin. Bali, madami na po sila nandito. Tuwid po ng kubo. Yun po, meron na rin po din eh. At gawa din po nila. Bali, ito po ay dokumentado na ho. Complete, o mag-complete documents na po itong property po na ito. Wala na pong problema. Ang napagkasunduan lang po dahil ang mga nakatira po dito ay magkakapatid ay once daw po ito mabili at sila po ay aalis na din po dito sa property po na ito once po merong may-ari po na iba. Yan, so bali andito po tayo sa kay ano, kay babawan po ng upland. Na kung makikita nyo doon sa karsada ho, eh, ito po yung ibabaw. Yan, ikagala ko lang po kayo. At may ilan din puno doon po ng kalamansi. Ito naman po lugar na po na to ay medyo may kasukalan po. Dahil yan po ay karamihan na po ay mga halamang ligaw na ho. Bale, ito nga po palang highway po na to ay may nadaan po na PNO bus. Yan. Yan po ay pabiyahing Manila. At may na po naman po dito pa Buena Vista po. O pa San Narciso po ba yun? Yung lugar po ng stopover po ng bus po nila. O yung terminal po ng PO dito. Yan. Ito po yung kaibabawan, no? So yun po yung bahay na binidyoan ko po kanina. Bali nga po pala, ang benefits nito pong property na po na to ay katabi po sa ng karsada. Nang sabi po nila sa akin ay 70 meters ang frontage. Bali, sabihin ko na lang po din sa video, more or less na lang po tayo sa 70 na meters na binigay po ni owner. At doon po pa sa nasabi ko na 500 na kapuno na nyog, more or less, yun po yung napapakinabangan po nila o yung naanihan. Malibang pa po yung mga ganyan pong kaliliit. O yan yung mga bagong sibol po nila na marami pa rin daw po doon sa Gawihud, Bine at dito.
Pero ang pinamarami daw po yung tanim po nila ng buko ay itong Sedonare. Andito daw po at ito daw po yung siksik. Kumpara ho dito sa may kaibabawan po na to. Dahil ito lang daw po yung mga bago nilang naitanim na ilan taon pa lang daw po ang tanda. So bali yun lang po. Maaari naman po kayo tumawag dyan po sa nakikita nyong numero sa inyong mga screen. At yan po ang number po ng opisina po namin. At sasagutin po kayo ng aming secretary na kung ano naman po ang hingin nyo na about po dito sa aking property na aking i-vlog ay isusumite o isasubmit po sa inyo para makita po ninyo na ito pong property na aking napuntahan ay dokumentado at wala pong problema. So yun po muli. Paspasan po tayo ng Diyos na nasa taas. God bless us.